Yo, what's up guys? Kumusta? Welcome back to our channel, Kali May Unan po. Maraming salamat guys at kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag na huwag sayangin ang pagkakataon. Subscribe na at pindutin ang bell para una ka palagi sa bagong balita na aking hinahatid. Okay guys, pagpasensya ninyo muna yung background ko ngayon, medyo maingay kasi medyo malakas ang ulan. At guys, ngayon, special lang ating magiging content dahil meron akong 5 piso year 1999 na may die error. Ayan siya. Ipapakita ko yan sa inyo at mamaya, tulad ng aking promise sa last content ko, hahanapin natin ang value nito. Nakaraan kasi hindi ko nabigyan ng value itong 1999 ko dahil nag-focus tayo doon sa hard to find na 5 piso year 1998. Yan, ito siya ang ating magiging bida at hindi lang basta value dahil tulad sabi ko, error ko hindi itong ating 1999. Pero guys, syempre bago lang tayo mag-usap sa topic natin, share ko muna sa inyo yung 5 piso na mahaba ang baba. Nakita nyo naman sa thumbnail, diba? Ito siya. Naniniwala ba kayo dito guys? Ayan nga yung picture. Nag-research kasi ako tungkol dito at may pinanood din akong mga video about dito. Alam nyo po, isang picture lang ang aking nakita. Yung picture na yan. Kahit sa video na aking pinanood, picture lang din ang kanyang pinakita. Kaya sa ngayon na talagang hindi pa ako naniniwala kung totoo ba itong pabalo na 5 piso. Kaya ako po ay nananawagan kung sino man po ang meron nito. Comment nyo guys para malaman natin kung hindi ba talaga ito fake news. Doon sa may hawak itong 5 piso na mahaba ang baba ni Emilio Aguinaldo, i-pa-open po para malaman namin ibang klase po, di ba guys? Si Babalo naging bayani at pinalitan si Emilio Aguinaldo. Ayan. Ngayon naman po, punta tayo dito sa ating main topic. Ito guys, sigurado nga hindi fake news dahil video ang inyong makikita. Pagmusang mabuti guys, ang error po nitong 1999 na ito ay tinatawag pong die error. Reverse die error. Sa mga hindi pa nakakita ng ganitong error, ito at first time mong makakakita. Meron din po akong 1 piso na die error at mas matindi po ang angle, yung angulo nun. Pag binaligtad mo talagang yung reverse niya, ang layo ng year. Ayun po yung die error. Ayan. Pakita po sa inyo. Pansinin po ninyo. Ayan o. Yung year na 1993. Tagilid na siya, di ba? Pero sa harap po, pag binaligtad mo siya sa harap, yung kanyang obverse, ayan, pantay po siya. Nasa level po siya yung year 1993. Gitna-gitna po siya, di ba? Dapat po, pag binaligtad mo yan, ganun pa rin po. Gitna po dapat yung year na 1993, no? Tagilid po siya eh. Wala po siya sa sentro, di ba? Ayun po yung tinatawag na die error. Pero mas maganda guys kung ilalagay ito sa isang lalagyan para yung lalagyan na eskwalado para pag binaligtad natin, makikita ninyong talagang wala siya sa angulo. Ayan. Lalagyan ko muna ito ng lalagyan guys, saglit lang. Tumuto kayo. Hindi nyo na kailangan na maghintay na matagal. Para kasi pag may lalagyan to, naka-eskwala. Ayan, lalagyan ko lang siya ng lalagyan guys. Saglit lang naman ito. Para talagang makumbinsi kayo na... Ayan. Alright, minachi ko na lang guys para mabilis. Ayan, pansinin nyo guys. Kasi pag nasa lalagyan siya, nasa level siya, eskwalado siya, gitnang-gitna siya. Ngayon, hindi po mababago yan kahit baliktaran natin, zoom lang natin. Ayan. Kasi nasa lalagyan siya, naka-fix na siya. Ngayon, parang masanan nyo mabuti guys. Ayan. Kuan siya. Kahit baliktarin mo po yan, kasi yun nga, eskwalado siya. Babaliktarin natin. Pagbasa nyo lang guys, ayan o. Kita nyo, pansinin nyo agad yung year na 1993. Tagilid po siya. Ayan o. Dapat nasa gitna rin yan. Kasi pantay po yan eh. Yung sa obverse at reverse, pantay po yung year niya kabilaan. Yan. Pag pinantay natin siya, mawawala lang na ngayon sa eskwala yung kanyang lalagyan.
Di po ba? Ayan po yung tinatawag na reverse die error. So, ayan. Bukod sa hard to find na itong 1999 natin, eh, error coin din siya. 2-in-1 po siya. So, para sa akin, bukod sa value nito, meron pa itong extra value dahil sa kanyang die error. Yan. At bago lang tayo pumunta roon sa NGC naman tayo pupunta ngayon para hanapin yung kanyang value. At doon natin i-discuss kung magkakano yung extra value nito bukod sa kanyang value sa NGC. Dahil nga ito ay merong error. So, kayong maglilipat guys at nasimulan nyo na to. Tapusin nyo na hanggang dulo. Okay guys, ito NGC World Coin Price Guide. Kapag meron po akong hinahanap na value, dito lang din ako nagpupunta. Halos tatlo lang yung aking pinupuntahan. NGC, Numista at eBay. At meron din po nagbigay sa akin na viewers na parang kuan yun eh, collectors.com. Pero hindi pa po ako nag-try na magpunta ron para maghanap ng value ng mga hindi naman talaga kasi siya nabibigay ng value. Kumbaga, pwede ka doon magbenta ng mga old coins mo. Ayan po. So, ito, dediretso na tayo dito sa kanyang hanapin muna natin yung year na 1999. Ayan, kung mapapansin nyo guys, yung kulay blue. Nandiyan po yung year mint. Ayan, tapos yung vintage niya. Sa mga hindi pa ako nakakapanood, ayusin ko lang guys para ma-explain ko sa inyo na maayos. So, ito guys, sa mga hindi pa ho nakapanood ng mga dati kong content, ito, pansinin nyo po yung kulay blue na yan. Andyan po yung mga grade number yan. Nagsisimula po sa may, simula natin sa G. Ang ibig sabihin po na G is a good. Tapos sa sumunod, very good, fine, very fine, extra fine. Tapos yung sumunod na grade is a numeric grading na po yan, which is 50, 53, 55, and so on. Tapos po ito, sinet up po na siya sa itaas. Tignan nyo po yung 0.30. Ayan po yung ating 1999. Ang ibig kong sabihin niyan guys, 0.30, sa tignan nyo sa baba, nakatapat po siya sa BF, very fine condition. Ang 1999 po na very fine condition, ang value po is 0.30. Tapos sa extra fine, ayun, yung sumunod po is 0.70. 0.70 ang kanyang value sa extra fine condition. Tapos adjust lang natin guys para makita pa natin yung kanyang value sa grade na ito, numeric grading na ito eh. Ayan, pansin nyo lang agad yung 60. Sa numeric grading na 60, ang value po ng ating 1999 is $1 na. So maganda na po ang value. Ayan, tapos sa grade na 63, ang value niya po is 1.80. 64, tapos sa 65, ayan. Ayan na po, kauli-huli ang value dito. Sa 65 condition, ayan po, $2.50. Ayan po, napakaganda na po ng value nito. Hindi na po masama para sa isang 1999. Dito po sa atin, sa Pilipinas, yung 1999 ay hard to find na. Pero, parang wala pa masyadong hindi pa siya ganoon katunog ang pangalan niya na binibili ng mga coin collector dito sa atin. Ang talagang binibili ng mahal is yung year 1998. At ito nga NGC, sa aking pagkakalam, hindi ito updated sa mga hard to find natin, sa mga coins na hard to find natin dito sa Pilipinas. Kasi ang nagbibigay sila ng grade, pero yung naaayon lang sa kanilang mga pagsusuri at pananaliksik sa ating mga barya. At lahat po yan mayroong value. Kaya doon po sa mga nagsasabi, kahit common yan, mayroong pong value. Pumunta lang kayo dito sa may NGC or Numista. Binibigyan po nila ng value ang ating mga old coins. At doon sa mga nagsasabi na nagko-comment din na peace value lang yan, ganyan-ganyan. Hindi po pwede yun. Bakit yung ibang bansa nabibigyan nila ng value ang ating mga old coins? Di po ba? Ayan, idadagdag ko na lang din guys para magkaroon po kayo ng idea.
yung ating pong kasi nga coin na ito yung pinicture natin yung 1999, error coin po siya, no? Sa normal po ito sa 65 na numeric reading, ang value po is 2.50. At dahil siya po ay error coin, may karagdagang po nga value yan para sa akin. Kung bibigyan ko po ng value itong aking sariling coin at 2.50 sa normal, ano, pwede kong gawin kwento guys. Dahil maganda pa naman yung aking year, pwede kong gawin siya nga $5 up to $10. Depende naman po kasi yan. Karapatan ko pong lagyan ang karagdagang value yan kasi akin pong coin yan, pag-aari ko po yan. Ayun, dinadagdag ko pong ang coin doon po sa kanyang error coin, yung kanyang die error. So ayun guys, sana ulit namin ako kukuit mga kayo ng maganda-gandang impormasyon about dito sa 1999. Kaya check nyo ang inyong mga coin, baka meron kayong mga tulad nito, mga die error yan, ay tago nyo po kasi magkakaroon po yan lang value bukod doon sa kanyang face value. So maraming salamat po muli. Until next time, God bless you all. I'm out.